Hello guys, may share lang ko sa inyo. Mayroon akong napanood na video sa isang pastor ng Iglesia ni Cristo na ang sabi niya, mas mababa kunti yung ating Panginoon kaysa mga anghel ng langit. Ganyang mga argumento ay hindi katanggap-tanggap at kapaniwala sapagkat maliwanag na ating mabasa sa Pilipos 2:9 hanggang 11. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, luluhod at magpupuri ang lahat na sa langit at nasa lupa. Tas sasabihin nila na mababa punti ang ating Panginoong Hesus kaysa mga anghel. Anismo nga yung mga anghel nga, luluhod at magpupuri sa ating Panginoong Hesus. Tapos sasabihin nila, mababa punti. Maling argumento yung tinuturo ng mga iglesia ni Kristo. Ito pa in-assume nila. Sila daw yung nakasulat. Sa Roma 16 verse 16 na iglesia ni Kristo. Nakabasa lang na iglesia ni Kristo, sila na. Hindi nila pinag-aralan kung sila pa rin yun nakasulat. Sa Roma 16 verse 16, sabihin nila, sa pangalan makilala ang tunay na iglesia. Tapos yung nagtayo ng iglesia nila ng ang ating Panginoong Hesus Kristo ay tao lang. Tapos mababa pa kunti sa mga anghel. Mas tinataas pa nila yung mga anghel sa langit kaysa nagtayo ng kanilang iglesia. Inasim nila yan sa Matthew 16:18. Na ating Panginoong Hesus ang tayo sa kanilang iglesia. No? Lahat inasim nila. Tapos tao lang. Hindi sa pangalan makilala ang tunay na iglesia. Sa Biblia, marami tayong mabasa ibang-ibang iglesia. Nabasa natin yan. 1 Corinto, 1:2, Iglesia ng Diyos. Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Gawa 20:28, Iglesia ng Panginoon. Roma 16 verse 4, Iglesia ng mga hintil. Yan ba ay magkaiba yung turo, samahan at puno? Kung sa pangalan makilala ang tunay na iglesia, wala tayong mabasa sa Biblia na sa pangalan makilala ang tunay na iglesia. According na John 7 verse 17, sa turo makilala, hindi sa pangalan. Kaya iniwasan nila yung turo eh. Kasi lalabas yan doon sa kautusan. Ezekiel 44. Verse 23 hanggang 24. Ayaw nila. Ang sabi doon, ituturo nila yung marumi at malinis. Kaya tumutukoy sa mga Adventist. Kasi walang iba nagtuturo sa marumi at malinis. Kundi ang Seventh-day Adventist lang. Kaya iniwasan nila yung Juan 7 verse 17. Na sa turo makilala ang tunay na iglesia. Hindi sa pangalan. Kaya ina-assume nila sa pangalan makilala. Inaangki nila yung Roma 16:16 na sila daw yung nakasulat sa Roma 16:16. Tingnan mo, mayroon ba tayong mabasa? Gawa 7:38, iglesia sa ilang.